Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, tabalibin mo lahat. Yan tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa news file. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, General Bantag, laking gulat. Ganito na pala bilibid sa pamumuno ni General Katapang 3. At yan, play na natin kung ano naman ito. Eh kasi nga ho, ginawano nila ng istorya. Kesyo gagalit sila sa pagiging istrikto ni Bantag. Ah, kesyo daw hindi masyadong inaalagaan mga nandoon sa loob ng Bucor. Eh, ito ngayon ang kanyang sariling diskarte. Diskarte ni Katapang. At diskarte po walang iba kundi ni Secretary Remulla. Inilagay sa red alert ang New Bilibid Prison. Kasunod ito na nangyaring gulo sa pagitan ng PDL kagabi. Isa ang namatay at siyam ang sugatan. Kaya naman malaking dagok ngayon sa pamunuan ng Bureau of Correction sa pamumuno ni General Gregorio Katapang bilang Bucor Chief na ipinalit kay General Gerald Bantag. Ito ay matapos magkaroon ng matinding rally sa loob ng Bilibid kung saan marami ang nasugatang mga bilanggo dahil sa naganap na barilan. At ito ang nakakagulat, may nahukay raw na tatlong bangkay sa septic tank dyan po sa loob ng Bilibid. At kung si Remulla ang tatanungin, maaari umanong nagsimula ang pangyayari bago pa umupo sa pwesto si Director General Katapang. Ibig sabihin, tila si General Bantag ang kanilang pinagbibintangan. Kung matatandaan, naging matapang at mahigpit si dating Bucor Chief Gerald Bantag sa kanyang pamamalaka dyan sa Bucor, kung saan ay nilinis at isinaayos niya ang talamak na katiwalayan dyan sa Bilibid Prison. Isa pa sa napansin ng ating mga kababayan ay bakit tila nawawala na si Katapang at hindi na nagpapa-interview sa media. Nataliwas ito kung ikukumpara dati na panay ang pagpapapogi at pagpapa-interview kasama ng kanyang amo na si Secretary Boying Remulla. Matatandaan na sinabi ni Katapang na magiging maayos at magiging safe na ang Bilibid sa kanyang pamamalakad. Pero tila naging taliwas ito sa mga nangyayari ngayon. Ang ipinagtataka ng marami nating kababayan ay bakit nakakapasok na ang mga baril at ilang kontrabando dyan sa loob ng bilangguan. Dahil dito, kumento at reaksyon ng mga netizen, tila nagbabalikan na talaga ang mga katiwalian dyan sa Bucor na maihahambing sa panahon ni Senator Laila De Lima. Ano ang masasabi niyo mga kababayan? Mas magaling ba talaga si General Bantag kaysa kay General Katapang? Isulat ang inyong reaksyon. General Katapang, asan ka? Lahat dyan sa Bilibid, nagpunta na ang mga media, hanggang ngayon wala pa, hindi pa kita nakita dito. Wala. Asan na to? Baka naman, pati itong nangyayari ngayon dyan sa Bilibid, ikonekta nyo ulit. O ituro nyo. O isampa nyo kay General Bantag. Nakatuto kami. May kinalaman ang huli dito, ibig sabihin yun, ikinokonektan nyo na naman kay General Bantag. Grabe naman itong mga to. Huwag naman ganon. Nagkameron ng rap, nagkapatayan, may nawawalang PDL, ikokonektan nyo ulit kay General Bantag. Eh yun ang pagkakaintindi ko mga karilto ka. Correct me if I'm wrong. Pero yun, kaya inulit ko ulit eh. O diba? So tapos sasabihin ni... Kaya pakikin natin sinabi ni Secretary Remulla. Hindi namin alam. We cannot conclude at once. We might need the help of some forensic anthropologists later. Palakpan natin. Matindi. Ano to? Panluloko. Alam nyo mga rito ko ito, lang. Tinanong siya ng ganon, tapos sasagutin niya nang hindi namin alam. Ayaw magbigay ng opinion dyan, mga karilito. Ang tagal na, ilang buwan na wala sa Bucor si General Bantag. Tapos may isip nyo pang ikonekta. Matindi rin naman na nagbabalita. Eh. So sila yan, nagbabalita niyan mga kapatid. Pero ang sagot, hindi namin alam. Wow. Kaya Secretary Remulla talagang inaano eh. No? Nire-real talk eh. Pwede naman yung sabihin na wala na yan, wala na konektado dyan, pero tinitingnan namin lahat ng mga posibilidad na kung bakit nagkaganyan. Diba? Kaya di ang sisihin nyo, yung itinilaga nyo
Sabi nyo, napakagaling at mag-aalaga ng ano, ng mga nakakulong. Ayan, nagkarayot na. Mm-hmm. Tapos, doon pa sa loob, may nawawala. Eh di, tapos nakita na daw, eh di, yung galing ninyo. Palakpakan. Yan, diyan kayo magaling. Okay, tuloy natin. Inaalam pa kung may mananagot bang high-ranking Bureau officials. Sketchy pa lahat. We have to find the timeline pa eh. Kaya wala kami makukonclude. We don't even know the timeline of the Pinoy. Okay, teka. Sige, tuloy natin. Para sa GMAN. Mga ka-Rilto, dito na tapos ha. Alright. Rilto kina natin itong mga to. Oh. Ano sagot ni Secretary Remulla? Ano sagot ni Secretary Remulla? Kung may mananagot. Dapat lang may managot. Tama. Ilan ang namatay? May nawawala, nakita ng patay. Mm-hmm. May namatay, alam ko, may nabaril. Mm-hmm. Ito ang tanong lamang namin. Dahil sinabi namin, dahil sinabi ko noon mga ka-Rilto, nakatutok kami, lalo na kay General Katapang. Mm-hmm. Ngayon, paki-explain ho, Sir General Katapang, bakit ho may mga high speed? Bakit ho may mga barel? Lang. O, di ba? Tapos, o di kaya, ano ang ginawa kay General Bantag? Di ba? Ano ang ginawa kay General Bantag? 90 days suspension. Siguro naman, tatlo ang namatay. May mga baril at ice pick sa loob na pwede rin suspindihin, di ba? Oh, yan kayo eh. Ngayon ang masakit dito mga ka-Rilto, ikinokonekta pa rin talaga. Talaga? Kaya nyo ikonekta kay General Bantag yan? Ay malupit na kayo. Pag yan, isinaman nyo, yan ang isinaman nyo, inilink nyo pa ulit kay General Bantag. Talagang magaling na kayo. Oh, di ba? So, kayo ang gumawa niyan. Problema nyo yan. Di ba mga ka-Rilto? Yan ang masasabi natin mga ka-Rilto. Ngayon, hindi namin kayo pagtatawanan. Linisin nyo yan, ayusin nyo. Kung may mananagot, dapat may managot. Tapos wala si General. Ito na, ito ang maganda mga ka-Rilto. Isa na nakikita din natin, ang pinakamaganda dito, abay ayos. Nagkapatayan na, nagkameron ng mga interview-interview. Nasaan si General Katapang? Ang layo ka General Bantag, di ba? Dati, pag may nangyayari sa loob, si General Bantag ang humaharap sa media. Ilang beses na nating nakita yan. Ngayon, asan si Katapang? General Katapang, asan po kayo? Paki-explain po itong nangyayari dyan sa inyo sa Bilibid. Mm-hmm. Kaya pa po ba? So, yun lang mga ka-Rilto, ano? Yun ang nakakalungkot. Ano? So, hindi natin pagtatawanan sila, kundi panindigan nila yung sinasabi nila noon. Diba? Bakit may mga nawawalang PDL sa loob mismo? Tapos natagpuan daw pa kayo na. Sabi ni Secretary Remulla, eh di wow, galing ha. Yan. Panindigan nyo yan sa taong bayan na yan ang tinalagaan yung general dyan. Diba? Hanep, no? So, yun lang mga ka-Rilto. Ano? Talagang nakakalungkot. Ay, yun lang mga ka-Rilto. Eh. So, talagang ito, nakakalungkot to. Ano? Hindi lang malulungkot ka, may inis ka pa. Eh, parang ikinukonekta pa ulit kay General Bantag eh. Yung mga nakalipas daw eh. So, riot sa Bilibid. Pag Bilibid ang pag-uusapan natin mga ka-Rilto. Sino ang ating mga maaalala dyan? Katapang. Remulla. General Bantag. So panoodin natin to mga ka-Rilto at bigyan natin to ng real talk na reaction. Ano? So bigyan natin to ng katotohanan. Siyempre, bibigyan natin to ng opinion dahil mga ka-Rilto, dahil nagkamero ng riot sa Bilibid. Kaya, Sir Katapang, ano yari? Wala ka pang isang taong nakaupo dyan. Bakit na? At ito nga mga kabalita natin, mga ilang patungkol na balita nga dyan, yung patungkol nga sa nangyayari dyan sa Bilibid nga. Na kung saan ay nagkaroon nga ng trouble o rumble nga mga kabalita natin na kung saan ito nga nagkaroon ng na kung saan ito na yung riot nga tila nga ba may mga nasawi nga mga preso at dito nga mga kabalita natin tila nga ba nakakapasok yung mga armas no na talagang delikado
Subalit nga mga kabalita natin, ito ngayon nangyari. No, mga kabalita natin, talagang ganito na nga din yung bilibid at talagang napapasukan na naman ng mga illegal na armas. Upang nga syempre magamit ng mga bilanggo at ito na nga, no, sumiklab na yung gulo at talagang dito may mga nasawi nga mga kabalita natin. Na kung saan dito pa nga nawawalan nga daw ng mga nakakulong, no, na kung saan natatagpuan na nga lang napatay nga mga kabalita natin. At ila nga ba yung bilibid ngayon, no, na merong malaking issue na naman mga kabalita natin. Na dito nga tila nga ba hindi hinaharap ngayon ni Katapang o hindi nagpapakita sa media itong si Katapang. Tanging nga tagapagsalita lamang ang nagpapaabot ng mga pahayag, no. Itong si Katapang nga mga kabalita natin, si General Katapang, wala nga raw ho at hindi nga ho daw nagpaparamdam. At ito yung hinahanap ngayon ng taong bayan. At ang malaking tanong bakit may mga ganong armas at talagang naglipa na naman yung kontrabando na kagaya nga niya, no, na mga ice pick at iba't iba pa nga matatalas na bagay dyan na pwede nga gamitin nga syempre ng mga bilanggo, no. At itong nga bilibid na to talagang napakahirap hawakan nito mga kabalita natin. At kita nyo naman, no, na talagang tila nga ba laganap na naman na nagkakaroon na naman ng mga armas o mga patalim na pwedeng gamitin, no, ng ating ng mga presong nakakulong dito. At ito nga yung nagiging issue ngayon na tila nga ba ngayon gusto pang ikonekta, no, dito kay General Bantag itong mga pangyayari na to. Talagang napakatindi nga raw, sabi nga ni kabalitang Kuya Bait na pag ma-connect-connecta pa nila ito, kaya General Bantag yung mga pangyayari dyan sa Bilibid. Napakahusay talaga ng kanilang mga taktika o yung mga estilong ginagamit na nila mga kabalita natin. Na ito nga ang pinapasagot, no, na tila nga ba yung mga preso hindi na magkasundo-sundo ngayon dyan at tila nga nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan at umaabot na sa puntong ito may mga nag-aamok na. Dito nga umaabot na sa puntong may nasasawi at may nasasaktan na naman, no, dahil sa riot mga kabalita natin. At kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa atin channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa News Files. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!